parang yung ugali niya, nagre-rebuild siya eh. Paano mo nasabing masama na ugali niya? Hindi siya ukan, yung ugali niya, nagre-rebuild siya. Bakit siya bakit niya kailangan mag-rebuild eh? Kilala ko to. Yun nga, kasi parang hindi niya na-absorb yung turo ni Pastor, parang ginakon yung sarili niya, sarili niyang kalooban. Baka gusto niya siya ang magtuturo kay Pastor. Ah, siguro, wala tayong one doon. Siguro yun talaga yung kanya. Sir, tanong ko lang po, nakasama niyo po ba si Rene? Opo, sir, kanya yun. Bali ako yung assistant sectionaid niya doon sa landscaping. So, saan po dito, pwede niyo po bang ituro sa amin dito kung saan po yung, kung saan siya naka-assign? Opo, doon sa Skynet po yun, doon banda po sa kabila. Gaano kalayo po dito? Yung kita mo yung daan pa ganun doon, malapit lang po. Malapit dito? Opo. So, malayo po doon sa helipad? Malayo, sir. Nandun yung helipad sa baba. So, tanong ko lang po, sir. Meron po bang mansion dito? Wala pong mansion dito, sir. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Rene na... Puro kasi yung alingan yun. Hindi yun totoo. Puro kan yun. So, nakita po namin, sir, kanina, may helipad. Nag-alap kami ng mansion. Wala mansion. So, may mga tent. So, ano masasabi? Puro kasinungalingan po, gawa-gawa lang. Lahat ng sinabi niya, puro kasinungalingan yun. Wala, sinungaling talaga yun, si Alias Rene. Ayun. Ikaw bro, pakita ka. Sa tansya mo, sir, simula dito na dito laging naglalagay si Rene, mga ilang meters mula dito hanggang tuon sa may helipad na pinakita ko po kayo ng video. Mga 2 kilometers po to, sir. Kita nyo na. 2 kilometers. Mga kababayan, kung mapapansin ho natin, mula ho dito sa lugar na to, kinatatayuan ni Kuya, ayan o, pababa siya, may makikita. Kalimbawa, kung may helicopter, may chopper na darating, makikita mo. Pero, yung mismong helipad, hindi nyo na po makikita. At kung may lalabas na tao mula sa chopper, wala rin po kayo makikita. Dali, sir, po, pwede pagkaintay dito para malaman natin kung saan po yung ano. Yung po, ipakituro po sa banda rito yung lugar po ni Alias Rene. Dito po yung lugar. Ito ho, ituturo ho sa atin kung saan yung lugar ni Alias Rene. Yung banda po yung lugar ni Alias Rene noon. Sige po, doon. Kaso yun, wala na po yun. Giniba na kasi pangit tingnan. Opo. Malayo talaga doon sa inyo. Kayong matuturo lang po. Dito lang po tayo. Okay, dito tayo. Dito po, sir, makikita po yun. Doon banday po yung ang lugar ni Alias Rene. Kung nakikita po yung atip na yun, dyan may bahay kasi yung dati noon. So, dito siya. So, anong ginagawa niya po dyan pa, sa lugar na yan? Naglalandscape po kasi kami dati. Naglalandscape, kasama po kami. So, naglalandscape kayo. So, hindi never na na-assign po ba siya sa malapit sa helipad? Hindi po, kasi yung kuha namin, palipat-lipat kami ng area. Kung saan natapos namin, doon naman kami sa ibang area. Okay. Base po doon sa salaysay po, kasi na-witness po namin, ano? Ang sabi niya, bababa daw po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Inday Sara, Pastor Kibuloy, may dalang baril, galing sa helipad, tapos dinidiretso niya sa mansion. So, nandito na po tayo. Again, uulitin ko po yung tanong ko, meron po bang mansion dito? Well, lahat po ng sinabi ni Alias Rene, puro yun mga kasinungalingan. Wala pong mansion dito. Tsaka yung time na yun, hindi siya nakakakita ni PRD dito sa kanyang Inday Sara. Hindi pa umakyat po dito si Inday Sara nun. Si Inday Sara at si former president po. Kaya lahat ng kanya, sinabi niya, puro kasinungalingan. Okay. Hindi so, yung totoo. Ito po, maliwanag ano, na walang mansion dito at hindi po kayo... bakit nga po pala umalis si Rene dito? Umalis po ba? Pinaalis po ba? Ano ba nangyari? Kasi sa amin dito kasi, bawal po, tinuruan po kami ni Pastor kung paano sumunod sa kalooban ng Ama. Eh siyempre, hindi naman bawal dito yung mga LGBTQ. Ang kwan lang dito, mahal ni Pastor yung mga katulad nila, mga bakla, mga tumboy. Ang hindi lang dito, hindi na gagawin yung pagkabakla nila at saka yung pagkatumboy na. Yun talaga, ginagawa nila yun, siyempre dadaan po kami ng mga disiplina. Yung disiplina. So, madaling salta po, ayaw niya magpasakop. Ayaw po niya magpasubmit, ayaw po niya magpasakop. Kaya, yun, nagre-rebelde siya. So, nung nagre-rebelde po siya, ano nangyari po kay Alias Rene? Ayun po, naghingi po siya ng release paper para lumabas siya. Pinahintay, may sat, binigyan may sa ng release paper. So, nung wala po siyang reklamo sa inyo, hindi po kayo nireklamo, nung 2019 hanggang 2021 po siya dito. So, nung paglabas niya, wala po siyang ibang reklamo sa inyo? Hindi siya na, wala siyang... Wala po siyang reklamo sa amin kasi dapat kami nga yung magreklamo sa kanya eh. Kasi
yung puso namin, damdamin namin, sinisira niya eh. Puro tinuruan kami ni pastor kung paano po kami magtiis, paano po kami mag pakumbaba sa aming sarili. Para makakuha po siya na matiging matuwid po siya. So ibig sabihin po, puro kasinungalingan po itong ginagawa niya? Puro kasinungalingan, hindi po yung totoo. At handang-handa po ako mag-testimony at handang-handa po ako talaga magpa-interview kasi kasama ko po yun siya. Ituturo ko po siya kung saan siya na-assign. Nakita yung mga tent dyan, may tent kasi dyan na dyan po mapalagi si pastor. Hindi niya makikita kasi nasa baba siya. Pero ituturo ko po yung saan ang lugar na yun. Sige, mayot, putahan po natin. Okay. Ng isang indigenous peoples, tama ba sir? Yes po, dito yung ano reconciliation shrine between sa mga ano mga bagubuklat o mga lumads dati together with pastor. Kasi dati-dati, may mga ano eh, may indifferences yung mga lumad with regards kay pastor. Pero sa likod nun, hindi talaga si pastor yung may pasimuno. Yung may pasimuno talaga, yun yung mga dissidents dito, mga dating worker. Yung pamilyang ano, pamilyang Canada, na lahat binigay na ni pastor. Pinagkatiwalaan pa ni pastor, malaki yung mga ano nila, yung posisyon nila. Sina, yung sinasabi kong Canada sila ano, si Greg, yung tinatawag namin ditong Bakiko, at saka yung asawa niya na si, ano, si Nelly, Q Canada, tinatawag namin Bakikang. Tapos yung mga anak niya na mga abogada. O, yun, hindi na ano, hindi abogada na yung pagkikilala namin sa kanila, mga abogaga na. Kasi bakit abogaga? Sa kabaitan ni pastor na ginawa sa kanilang pamilya. O, galing lang naman sila doon sa ano, isa... Kung hindi ako nagkakamali, galing lang sila doon sa Agdao. Kung sila talaga yung kakayod sa kanilang sarili, hindi talaga nila mapapaaral yung dalawa nilang anak sa abogasya. Si pastor yung nagpapaaral noon kasi yung interest talaga doon is makakatulong sila sa ministry kasi yun nga, mga worker sila, mga gawa sila. So wala naman kaming ibang ano talaga dito, motibo. Yung common ground namin dito, yung common interest talaga namin dito, bakit voluntarily kami nagpapagamit is to contribute for the cause of the kingdom. Yung ipapaabot sa buong mundo yung mensahe na tinuturo ng ating dakilang ama through his appointed son, Pastor Apollo Sikibuloy, hinggil sa pagsisisi. Yun yung lahat yung ano, pinagkaisahan namin dito na kaya naming mako-contribute, kaya naming magawa para sa gawain ng Ama, para nang sagadon matulungan si pastor na may palaganap yung mensahe ng pagsisisi. Yun yung ano namin dito, common ground. Yun yung ano namin dito, interest dito na pinagkaisahan talaga namin kasama ng aming butihing pastor diyan. So, yun nga, kung titingnan natin si pastor, He is for nation building talaga. Holistic talaga yung approach ni pastor. From spiritual, marerenew ka, magiging ano ka, magiging may magkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo. Kasi ako dati, produkto din ako ng ano eh, ng mga gawa sa sanglibutan. Kompleto lahat. Naranan ko lahat ng mga bisyo dyan sa sanglibutan. Nung napakinggan ko yung ano, mensahe ni pastor, nabago ako. Kaya hanggang ngayon nandito ako kay pastor kasi siya lang yung ano nakapagbabago sa akin. Siya lang din yung nagturo sa akin para sumunod sa kalooban ng Ama through his appointed son. Yun nga, ang pagsusunod sa kalooban ng Ama dito, hindi siya bed of roses. May mga disiplina kasi sa part ko nagkamali din ako nung time na yun way back 2016 nata yun. So kinorekt tayo. Inorek, dinisiplina, pinadala din tayo dito. Mountain. Glory Mountain. Oh, pinadala din tayo dito. Oh, nagpasakop tayo. Kasi yun lahat, ang tingin ko doon, pag-ibig yun ng Ama. At alam ko din naman sarili ko na ano, nagkamali din ako nung time na yun. So, salamat talaga at Pastor at sa mga pagtitiis mo sa amin, sa akin. Kaya kung ano man ako ngayon, dahil yan sa iyo, Pastor. Maraming salamat po. So, ito, bunga talaga to ng pag-ibig ni Pastor sa amin. Ayos.